Mahigit 1 milyong Pilipino ang sumasakay sa pampublikong sasakyan araw-araw. Kalbaryong kailangang tiisin ng bawat commuter. Bakit nga ba mahirap bumiyahe sa Bayaliwan? Here's what you need to know. May 4 na dahilan na nagpapahirap sa mga pasahero lalo na dito sa Metro Manila. Una, pamasahe. Pangalawa, waiting time o tagal sa paghihintay sa masasakyan. Pangatlo, travel time. At pang-apat, road safety. Ayon yan sa datos ng Passenger Forum, isang advocacy group. Isa raw sa main concern ngayon ng mga mananakay ang pamasahe. Ang mga commuter ay mga manggagawa, mga estudyante, mga namamalengking nanay, lola, tita, at even mga kalalakihan, no, na may kinakailangan puntahan bukod sa trabaho at opisina, ay kailangan gumastos ng malaki ngayon. No? Pagdating sa pagbabudget nila sa pagkain, tapos dadagdag mo pa, natataas yung pamasahe. Dadagdag mo pa, napatuloy yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya anumang pagtaas ng pasahe ay hindi nakatanggap-tanggap dahil malaki na ang epekto nito sa budget. Bukod sa mataas na pamasahe ngayon, mas matagal pa ang paghihintay ng masasakyan. Minsan pa nga, mula 1 hanggang 2 oras bago makasakay. Isa sa dahilan kung bakit mahirap sumakay ay dahil sa matinding traffic. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, mahigit 5 bilyong piso ang nasasayang dahil sa trapiko kada taon. Halimbawa na lang sa Pasig City, isa sa itinuturing na bottleneck sa buong Metro Manila. Dahil sa matinding traffic, hindi agad nakakarating sa tamang oras ang mga PUV sa kanilang destinasyon. Resulta ng mahabang paghihintay ng mga pasahero. Dagdag pa riyan kapag umulan at bumaha sa mga kalsada. Kaya pa ba mga kapuso? Isa pa pong problema, nagpapahaba doon sa waiting time at travel time ay yung fact na hindi po seamless yung connection ng ating public transportation. Ano ibig sabihin? Mula po sa isang sasakay ka ng jeep halimbawa, no, papunta sa Quezon Ave, no, hindi direktang nakakonekta yung bababaan mo papunta sa MRT. Pagka hindi po natin dinadagdagan yung masasakyan ng simpleng tao, ang nangyayari ay sumusubok silang magkaroon ng sariling sasakyan. Ang iba nagkakaroon na susubok kumuha ng motor, yung iba sumusubok kumuha ng kotse. Noong 2022, meron ng mahigit 1 milyong registered private vehicles at nadaragdagan pa ito kada taon. Kung hindi kayang magsiksikan sa bus o tren, nariyan ang motorcycle taxi, taxi at iba pang online booking transportation apps. Idagdag mo pa ang bike lane para sa mga siklista. Dahil dito, tumataas din ang usapin sa road safety. Yung road safety, mahalaga din yan, pero kumbaga nagiging issue siya kapag may mga particular concerns, no, may mga lumalabas na pagiging delikado ng kalsada dahil sa hindi sumusunod sa road rules yung ating mga motorista and other things like mga krimen. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 11,000 road accident ang nangyayari sa kalsada. Dagdag na PUV at maayos na sistema para sa pampublikong transportasyon ang solusyon sa problema ng mga commuter. So sa road transport, dapat dagdagan yung ating mga jeep, dapat dagdagan yung ating mga bus. Kung maaari, mayroong mga lugar, katulad ng ginawa sa EDSA, na may dedicated lane para sa isang linya ng bus. Ang laki ng tinulong ng busway para sa pag-aayos ng EDSA. Hindi natin tinuturing na perfecto yung busway, ang EDSA carousel. Marami tayong issue dyan. Pero ang laki ng ikpaw nito mula doon sa dating sistema ng bus sa EDSA. Imagine natin kung kaya pa natin yung gawin sa iba pang parte ng Metro Manila na kaya natin mag-dedicate ng lane, no? Ng lane na parang pang BRT. Dapat ayusin yung tren, dapat hindi mag-conk out, dapat well-maintained. Ayon sa Interagency Council for Traffic ng DOTR, gumagawa naman sila ng paraan para maging maginhawa ang mga commuter. Halimbawa na lang daw ang EDSA carousel. Kung dati, kung saan-saan nagsasakay ang mga bus, ngayon,
meron ng tamang designated area na ligtas para sa mga pasahero. Tawag natin dito may paradigm shift, no? Kung dati-rati ay kung saan-saan lang po sumasakay ang ating mga mananakay sa kahabaan po ng EDSA. Dahil po dito sa EDSA Bus Carousel, ang kaisipan na po ngayon ng ating mga mananakay ay yaong pumunta sa isang designated area, designated station, na kung saan ay siguradong sila ay makakasakay ng walang tulakan, ng walang sakitan, at sigurado naligtas. Sa ating statistika na nakukuha, no, yung ating first quarter, January to June, ay meron po tayong nakitang average daily po nasa 138,000 araw-araw po ang sumasakay na pasahero, no? Balak na nga rin daw nila itong gawin sa ibang lugar sa Pilipinas para ang mga pasahero hindi na mahirapang sumakay. Ang mga linya ng tren gaya ng MRT at LRT, inaayos na rin para sa mas komportableng pagsakay. Maaring alternatibo rin ang Pasig River Ferry System na libre ang sakay. Maaaring sumakay ng ferry dito mula Manila hanggang Makati. Meron din mga bike lane bilang alternatibong daan sa mga pinipiling mag-bike commute. Mainit na usapan pa rin kung magiging shared lane ito kasama ng mga motorista. Marami pa pong mga creative ways na pwede, pero ang pinaka-framework ay mag-veer away tayo doon sa private vehicles ang major na paraan paano tayo mag-transport. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin, public transportation. May mga proyekto na po at nakikita naman po natin ngayon, ongoing po yung mga proyekto na sinasagawa ng Department of Transportation sa pagtutulungan na rin po ng MMDA na kung saan ay pinapaluwag na po yung ating mga stations.